good afternoon and good evening po sa inyong lahat. It's been a while since I last shared stories about me and about the cats. Kaya nag-create po ako ngayon ng vlog just to let you know kung ano po yung mga pinagdadaanan namin at kung ano po yung update sa mga pusang na-rescue namin. So, they are very much healthy. Lalo-lalo yung first six na na-introduce ko sa inyo, si Honda, si Toyota, si Nissan, si Lime, si Berry, and si Cherry. In fact, andito yung tatlo sa anim. Wait lang. Ayan, manggugulo siya. Ayan, ang laki-laki na po ni Honda. At saka hindi na po siya sweet. Ano na po siya. Kapag pagod na siya, that's the only time na ano lang siya, maglalambing sa'yo. Pero, most of the time talaga, ayaw niya nang naligan siya. Pakita ko sa inyo, isa pa si Berry. Wait lang, ha? Yan naman si Berry Wee. Berry Wee, say hi ka naman. Yan, ang laki na rin niya. As you can see, hindi na kaya ng isang kamay. Unlike before, di ba, kung naalala nyo, na isang kamay lang sila. Si Toyota naman, andito rin siya. Toyota, nakita Toyota. Toyota! Ito naman si Toyota. Yan, ang laki-laki na niya. Tinan mo, oh. Toyota! Oh, di ba? Laki-laki. Ang laki-laki na nila. Ayan, ganyan na sila. Malaki na. Talagang, ano na, malapit na mag-asawa. Siguro in 4 months time, kinakailangan pakapo na sila para naman maiwasan ng kanilang pagdami. And then, after nila, a month, after that, nagkaroon naman tayo ng another additional 7 kittens. Yung iba, natutulog na kasi ngayon, pero si Phineas, ito na siya. Medyo malaki na din. Hey, Phineas! Yan, yung iba natutulog na. So, just today, meron kaming nakita sa harap ng bahay na tatlong kittens. There's nothing I can do about it. Hindi naman lang kasalanan kung bakit sila pinamanak sa mundo. So, ayun, wala akong choice kundi talagang kukupin nilang sila. Although, nakilala ko na yung isa sa mga nag-iiwan sa bahay ng mga pusa. Kasi one time, nung nagpapakain ako, ever since naman nagpapakain talaga ako ng mga cats and dogs sa labas, na-stop lang siya kasi nga sobrang yung budget ko is not enough na to feed the community cats and community dogs. So, but now, I'm getting donations like yung mga food, mga cat food pinapadala sa akin. So, I'm sharing the blessings to everyone. So, it just so happened na sa part na yon maraming pusa. And then, yan, pakain ako. And then, itong nanay, sabi niya, go! As in, talaga siya, walang kaabog-abog. Sabi niya, go! Tinan mo, mga anak na naman yung ano ko sa kong pusa, iwan ko sa'yo, ha? Alam mo ba, yung dalawang pusa, iniwan ko yan. So sabi ko, ay, ikaw pala yun. Ikaw pala yung nag-iwan. Ate, sabi ko, pakabala natin yan. Ay, yung cat mo. Sabi niya, ay, hindi, ayoko. Sabi ko, parang hindi, hindi ba pwedeng ayaw mo? Kasi, una sa lahat, hindi naman ikaw yun ang problema eh. Iniiwan mo nga lang sa bahay namin eh. At saka alam mo ba, na meron tayong batas na pwede ka makulong kapag dinenegate mo at pinapabayaan mo yung mga pusa. Sabi ko sa kanya, kawawa, yung dalawang iniwan niya, actually doon, isa doon, namatay agad after a day. Kasi sobrang poor na kagad yung health condition nila, may sipon na sila. In fact, yung isa, marami siyang galis and tinitreat namin siya ngayon. Tapos yung isang mata niya, medyo sarado pa kasi nagkaroon din siya ng sipon. So, ayun, hopefully, nawala na yung sipon niya eh. Yung mata na lang, yung medyo sarado na tinitreat namin, pinapatakan namin ng ophthalmic drop para naman para naman ma-save yung eyes niya at hindi na magkaroon ng infection at hindi magkaroon ng further damage, no? Para hindi siya magkaroon ng problema. Anyway, so ang dami nangyari. I hope that kung sino man po yung mga naapektuhan, sana huwag po kayo mawala ng pag-asa, makaka-recover po tayo, lalo-lalo na dun sa mga nasa Cagayan, saan pa ba?
sa Albay, sa Marikina, sa Rodriguez, sa Rizal, at sa iba pang area sa Metro Manila na apektado talaga ng mga nagdaang bagyo at mga nagdaang calamities. Kapit lang po, may pag-asa po, kagaya po ng mga nangyayari sa mga cats natin and dogs natin na nawala ng pag-asa before, diba, natulungan natin sila. So hopefully, yung tulong darating din sa inyo. Makaka-recover po tayo, manalig lang po tayo, at lagi po tayo magdasal. I just wanna share lang, kasi panahon ngayon ng taglamig, and ang pinaka-common talagang problem ng mga pusa ay sipon. And most of the time, hindi lang sipon yung nagiging sakit nila, nagkakaroon din sila ng eye infection, diba? So, what I would suggest, aside dun sa pagpapainom nyo sa kanila ng vitamin C, like LC-Vit, okay? And yung gamot nila to treat the viral infection and the bacterial or bacterial infection, you also need to make sure na agapan nyo yung mata. Kasi pwedeng mag-cause ng bacterial infection and pwede siyang mabulag, di ba? So, ang ginagawa namin, just to share what we're doing, is we use warm compress. Yung warm water, lalagay namin doon yung cotton na ilalagay namin sa area kung saan infected or kung saan may infection. And when you do that, you don't use the same cotton, yung cotton balls, no? So, it's best na marami kang cotton balls, and then gagamitin lang yung isang side sa isang part ng eye. Namin dinadampi namin ng medyo matagal yung cotton balls na warm, na may warm water sa infected area. And then, kung dalawang eyes naman yung infected, what you can do is you can use another cotton ball para naman hindi mag-spread yung bacteria. Kasi syempre, ang pwede mong gawin is i-dip mo talaga, di ba, yung cotton sa warm water. And ayaw mo naman i-dip ng i-dip yun. Kasi baka mamaya gagamitin mo pa yon sa iba pang pusa, yung warm water na yun, they might as well use a different cotton ball. Okay? Para hindi naman nag-spread yung bacteria o yung infection sa maraming pusa. And then continue yung pagpapainom sa kanila ng vitamin C and yung gamot. And then always seek medical advice para naman nakikita ni Doc yung progress. And at the same time, kung hindi man naging effective yung unang gamot, mabigyan kayo, maresetahan kayo ng panibagong gamot. Okay? So, that's it for today. I hope you learned something today, and I'll keep on sharing, and I hope that hindi kayo magsawa sa panonood ng videos. And yeah, until now, may mga pusa pa rin, yung mga rescued, newly rescued kittens namin na hindi ko pa nagbigyan ng name. So if you can share some of the names that you can think of, kasi ang hirap talaga magbigay ng name, lalo na ngayon, ilan sa kanila yung hindi pa namin nabibigyan ng pangalan. So if you can comment down some of the names that you can share, please do so. Okay? Again, have a great day. Bye now.